Bago pa man ang internet at telebisyon, ang radyo na ang sandigan ng mga Pilipino pagdating sa balita at impormasyon. Ang radyo noon katabi sa pagtulog, radyo ang katabi sa pagising. Parang vitamins, it makes people awake. It makes people up to date of what's happening. Yun ang pinakagusto nila. Doon sila nabubuhay. At basta balita, una lagi dyan ang DZMM. Tatlumpung taon na sa himpapawid ang DZMM. Magandang umaga, bayan! Sa tatlong dekadang paglilingkod at paghahatid ng makabuluhang talakayan, ang kwento ng himpilan ay kwentong bahagi na ng ating kasaysayan. Maraming salamat. Shalom. Unang umere noong 1953 ang ninuno ng DZMM na DZAQ sa ilalim ng Alto Broadcasting System na pag-aari ni Antonio Quirino. Nabili ito ng Chronicle Broadcasting Network na may mga sarili ring mga himpilan ng radyo. Matindi ang radyo noon. Yung mga magsasaka, they listen to music. Ang mga magsasaka usually, may radyo sa bukid. Minsan nga iniiwan nila asawa nila pero yung radyo hindi. DZMM. Tulad ko. Tatlong dekada ng pagbabalita. Laking radyo rin si Peter Musngi, ang boses ng ABS-CBN at kasalukuyang programming consultant. Radio was king during that time. Panay AM. So, ayan, news, music, commentary, religious, black timers. Lahat nandyan sa nasa AM yan, no? May drama. Naku, paborito ko yan. Chadeli, mga aninong gumagalaw, kahapon lamang, 24 oras. Basta madami. Hindi naman masyado maganda ang tunog, pero... Wala pang 24-hour news noon sa radyo. Pag nahuli ko yung stasyon eh. Ayon kay Orly Mercado, isang veteranong broadcaster. Pasundot-sundot lang ang balita tuwing commercial, ang mga drama na patok sa radyo noon yan. Sa katotohanan, ang mga coverages namin ay iba. Wala kaming cover na pang radio. And then, nangyari yung Ruby Tower. Sabi ko lamang pinuputol namin ang regular na palatuntunan natin upang ihatid sa inyo ang napaka-importante. Of course, pag pinutol mong regular programming, malaki yung istorya, di ba? Isa sa pinakamalaking breaking news noong panahon na yon ay ang pagguho ng Ruby Tower sa Santa Cruz, Maynila noong 1968 dahil sa lindol. Daan-daan ang naipit sa mga tipak ng semento. Inabot ng ilang araw ang search and rescue operations. Nagkaroon ng marathon coverage sa radyo. Wala pang filtering nun eh. What they see is what they report. Bumagsak, may mga lumalabas na duguan, may nakita kong katawan ng tao. Buga mo sa radyo, so kinakabahan ka. Dito nakita ang kakayahan ng radyo na makapaghatid ng walang humpay na balita. Naisipan ng nooy program director ng ABS-CBN na si Ginoong Ben Aniceto na bumuo ng isang dedikadong grupo ng mga radio reporter na roronda para kumalap ng mga balita. Radio Patrol was an experiment of ABS-CBN. It was pioneering in the sense. It was a radio program that was all news, all talk. Ako ang unang, si Orly Mercado ang naatasang hasain ang mga Radio Patrol. Kinakailangan authoritative yung voice. Ang tapera ng susunod na pagkatutunan. Can catch the attention of the audience and keep the attention of the audience. Ang orihinal na Radyo Patrol ay sina Chris Daluz, Jun Recafrente, at Mario Garcia. Diba sa mga bata, very daring, but we were not gullible. We divided the Metro Manila area into four beat areas, north, west, south, and east. So, kaming reporters covering the entire Metro Manila area. Nakaya naman namin yun, walang traffic nun eh.
mga galing sa iba't ibang sektor. May accountant, boses sa radio drama. Dinala ng mga radio patrol ang sariling estilo ng pagre-report. Si Cristelos hanggang mamatay eh, nag-a-appear pa sa mga movies eh, hindi ba? Mga drama talent yan. Napakagaling ng mag-deliver ng mga storya. At talagang, talagang gusto-gusto ng masa. I used to call him John Rica Frantic because he had an exciting style of reporting. Nagkakagulo mga tao nito nung tatakbuhan, nagkakagulo. At nagtatakbo sila dahil mahabol sila sa mga jeep at mga bus at uuwi na sila at tahimik ang demonstrasyon. Pagkatapos nung pagkatapos, halika, huwag mong lokohin yung fax. Hindi sabi niya yung lagyan ko lang ng kulay. Kinailangan patunayan ni na Orly at ng kanyang team ang kanilang galing dahil noong una, duda ang management na papatok ang all news, all talk sa radyo. The entertainment people were apprehensive that it would make money. Later on, it became consistently 24 hours and all talk, all news radio station. And this is where we were able to play a very important role in the political dynamic of the day, the most difficult and the most violent were the first quarter storm. Walang takot na nag-ulat ang Radyo Patrol sa gitna ng bakbakan. Ang role ng Radyo Patrol noon, alibasa malaki ang sasakyan. Napupunta kami sa gitna ng barilan at pukpukan. Humihinto ang away, humihinto ang pukpukan. Sa halip na reforma. Sa panahon na nagbabagong sistema ng politika at lipunan, mag-iba ang tunog ng radyo. Naglilitawan na yung mga komentaryo-komentaryo, may mga Rafael Yabot na at that time, may mga Johnny De Leon. Parang naging conscious yung mga tao sa balita. And since we were number one, it was so easy for me to convince my clients. Kinagat na rin ng advertiser ang news radio. Si Ginoong Freddy Garcia o FMG ang nasa sales division noon ng ABS-CBN Manila Radio. Most of the big advertisers would be there. Our anchor of XL was Johnny De Leon. Meron pa siyang sidekick na si Ngongo. Pag sinabi ni Johnny De Leon, bataan yung Ngongo niya, manamis. It's the idea. Yeah, yung Radyo Patrol. Mas dumami ang tagapakinig ng himpilan dahil sa kanilang matapang na pagtuligsa sa dumaraming insidente ng karahasan noong panahon ni Pangulong Marcos. Ang ABS-CBN ay kasama dun sa mga istasyon na talagang malakas po muna. Sinasabi ng administrasyon nun, the media was helping or was an instrument and a tool para magkaroon ng destabilisasyon. Agam-agam namin nun, magkaroon ng deklarasyon ng martial law. Very, very controversial. Napadami pa kami sa conflict between the Lopezes and the Marcoses hanggang sa nakakainitan din kami. Ang literal party rally sa Plaza Miranda, Sinopa, walang mataan. An insurrection or a rebellion? A 23 ng Setyembre 1972. Placing the entire Philippines under martial law. Nangyari ang kinatatakutan ng lahat. ABS-CBN pinasok ng sundalo. Tinutukan sila ng baril, pinapaupo pa nila as if i-interviewin nila yung sundalo, tinutukan sila, pinatatayo sila. Marsyano na. Ang unang pahiwatig na may nangyayari was naka-off the air lahat ng stasyon. Parang blanco. It was just hissing sa... Panay scratch silang na walang carrier, panay tunog lang na parang nagkakamot. Saradong-saradong ABS-CBN. And I think with the rest of the station, when they declared martial law, wala ka madidinig. The sound of silence, actually, was the thing that dramatized the impending disaster, if you can call it that, as far as freedom of the press is concerned. Simula na ng madilim na yugto para sa mga mamamahayag. Hindi mo alam kung ano totoo, hindi. Ang suspicion ko, marami sa mga panahon na yun, hindi totoo. Hinilamusa ng Barnes, pinakikinda para matago ang nakakatakot na katotohanan. Ang sistema ng ating sosyedad ay lumalala towards the middle hanggang end of martial law government. Nabusalan ang pamamahayag sa bansa at nawala ng boses ang mamamayan. Amidst a warm welcome by school children and well-wishers, kinontrol ng pamahala ng media para magpakalap ng propaganda. Hindi na pwedeng pumuna sa gobyerno, sa administrasyon, o sa mga kaibigan at galamay nito.
Sumiklab na ang EDSA Revolution. Napatalsik ang mga Marcos sa Malacanang, nanumbalik ang demokrasya at ang kalayaan ng pamamahayag. Ibinalik sa ABS-CBN ang ilang mga himpilan nito ng radyo at telebisyon. It's good to be back. Watch us do it again. Sa muling pagbubukas ng dating tahanan, simula na ng pagbangon ng himpila ng malayang mamamayan. Kapag ang pamilya mo sinabing nakabalik na kami, halika na ulit. Yeah. Hindi ka na mag-iisip. Halika na, uwi na tayo. Naging laman rin ang balita noong mga panahong yun ng mismong DZMM nang punteryahin ito ng mga rebelding sundalo. Sabi namin sa mga empleyadong pati babae, hindi kayong tatakot sa putukan. Hindi sir. Bakit? Sinasara naman namin ng bintana eh. Bintanang salamin lang. Sa pagtatapos ng rehimeng Marcos at pagtayo muli ng bandila ng demokrasya, Mr. Marcos has left this country. Nanumbalik ang kalayaan sa pamamahayag. Mrs. Aquino is the one prominent in the picture. Lubos ang galak ng mga dating empleyado ng ABS-CBN na sina Peter Musngi at Mario Garcia. Eh, siyempre, maligaya kami dahil ang dream ng every ABS-CBN employee was to go back. It felt like a homecoming to me and the rest of the people na kung saan napadpad dahil sa nagsarang ang ABS-CBN. Para kay Jing Reyes, kasalukuyang head ng News and Current Affairs, ang pagbabalik ng ABS-CBN ay pagtugon sa hamon ng nagbabagong panahon. What fueled us was yung kagustuhan namin na makapagserbisyo at maging bahagi ng isang bagay, isang trabaho na mahigit pa sa trabaho. May mas mataas na dahilan kung ba't mo ginagawa kaysa sa pagsweldo mo o para sa sarili mo. Sa pamumuno ng mga big boss noon na sina Jake Almeda Lopez, Lito Balquedra Jr. at Ben Aniceto, agad na pinlano ang pagsasahim papawid ng dating himpila ng radyo mula sa dating DZAQ na 960 kHz, lumipat sa frequency na 630 ang himpilan at ipinanganak ang DZMM. DZMM sa 630. Bakit naging MM? Dahil the euphoria ng People Power Revolution na malaya na naman tayo na ang mga mamamayan na naging susi ng pagbabalik ng demokrasya, malayang mamamayan. DZMM. Hinahanap nila talagang gadyo, the news, no? Pero sinabi ni Gabby Lopez, anak ni Kapitan Henny Lopez, they like Nolly, they like Ted. Hindi naging madali ang muling pagbango ng himpilan. Kinailangan itong buuin mula sa 14 na taong pagkakalugmok. Nagulpi talaga ito lahat eh, na it was a mess, no? Na everything here in the center was actually ransacked. All the old films were stolen. So wala talaga. Yung mga technicians namin nun, para mailagay ulit sa himpapawid ang DZMM, namumulot ng mga spare parts sa dump site ng Channel 4. Hindi madali dahil para kang nag-assemble ng puzzle, no? DZMM airs anew. Naroon si kabayang Nolly De Castro sa makasaysayang unang broadcast. After ng People's Revolution, madami ng happening. So, parang, okay, nakakalang mag-on-air na tayo at ang dami ng mga nangyayari. Pag-upo ni Chadeli para mag-broadcast, nasira yung upuan. Siguro luma na kasi sumalampak siya, nakaganan siya talaga. Hindi kami makatawa. Kasi kung walang media doon, hindi nila maisip kung paano nila niraos ang broadcast dahil wala silang gamit at kulang pa sa tao noon. Ang aming pinakalamesa sa booth ay pintuan na siyempre may doorknob, may butas. Doon lumabas lahat ng kuryente. Walang upuan din. Wala pang gaano opisina. Sa radio, kailangan mo lang microphone at yung transmitter ay ma-on-the-air ka.
So yun ang siguro gusto na lang unahin kaagad para marinig kaagad sa on the air, uy, buhay na naman ang ABS-CBN, mga ganun. Isa sa pinakaunang programa ng DZMM, ang Kabayan. Kabayan! Napapanahon ang ganong format sa nangangapapang bagong administrasyon. Hindi ka mawawalan araw-araw ng isyo ng mga panahon na yan because may freedom of expression, kaya lahat na tatalakay mo. To pressure the batasan into calling a constitutional convention at so we have 1986 constitution. So maraming issue doon. Kung anong papalitan, kung anong bagong nilalaman ng ating salingang batas, issue again. Sana ay sa segment ng Kabayan na opinion ko, pakinggan mo. Nabigyan rin ng pagkakataon na marinig ang boses ng ordinaryong tao na napipi sa matagal na panahon. Wala sa himpilan ng para tugunan ang dumaraming pangangailangan ng pagsasahim papawid ng programa sa radyo. Nagdagdag din ang tauhan. Sa likod ng bawat programa ng DZMM, may mga production assistant. Meron na kayong kiniwang interview. Si Mara Capuyan, na ngayon head ng DZMM, ay nagsimula rin bilang production assistant. Sobrang simple rin lang nung radio booth. Kasi it was just a small room. Yung production assistants, nasa harap ng anchor mismo. We answer phone calls, yung mga kaming tagatanggap ng mga tawag ng mga listener ng DZMM. General, maraming salamat po at maganda umaga po. Kilalang istrikto sa mga PA si Kabayan. Ang medyo terror talaga that time si Kabayan. Siguro gusto niya talaga yung production niya ay perpekto. So pagka may konting pagkakamali, talagang nagagalit siya. Noon kasi mahirap pa mag-research. Nilagay mo dyan yung bumaon, napatay. Yes, sir. Kailangan ka magpunta ng library, kailangan bumuklat ka ng mga libro, yung mga ganoon. So ako minsan, hindi ka na makapaghintay. Kasi ang radio, immediate eh. Alamin kay Ernie Baron. Iba naman ang markang naiwan ng isa pang tinitingalang angkor noon. Ano pong may paglilingkod? Ang walking encyclopedia na si ka Ernie Baron. Walang naway. Walang pop. Ang isa sa pinaka bago na equipment na pinalagay ko sa loob ng announcer's booth was a desktop computer. No? Sabi ko, para kay Ernie Baron yan. Kapag mayroong nagtanong sa kanya, yayahoo niya nung panahon na yun. Eh, madali na ka akong masasagot ni Ernie. Alam mo bang hindi niya ginamit kahit minsan yun? So, dahil yung mga nakapila yung mga ano niya, mga encyclopedia, mga libro, at madaling-madali niyang buklatin kung nasaan yung sagot. Akala ko masisira ulo niyan eh. Napaka-serious na matalinong tao yan. Nagsasalita yan kahit walang kausap. Pero ano yan, yung siguro nagme-memorya nung kanya mga natutunan sa libro. Ano po ang probinsyang pinakamaraming population? Pag hindi niya kaagad maisip kung saan niya bubunutin yun, doon napipiko na siya. O kagaya nung isang nagtanong sa kanya ng, gaano po kabigat yung Golden Gate Bridge? Sabi ni Ernie, niloloko mo ko? Bumuo rin ang bagong grupo ng Radyo Patrol. Si Lito Villarosa ang Radyo Patrol number 1. Tapos kailangan madidescribe. Radyo Patrol number 2 naman. Yung training namin para... ang ngayon Integrated News Operations Head ng ABS-CBN na si Claude Bitug. Yung 86 talagang lima lang kami noon eh. Hindi pa uso ang shifting. 24/7 kasi talaga noon. Magang-maga, lalabas, alas 5 ng madaling araw. Dito ako tumira noon sa compound para at any given time makakatakbo ako. Sa booth ako natutulog. So, yun, bawal humilik. Yun, high-tech na ang mga reporter. Dahil wala pang modernong gagamitan at sasakyan noon ang Radyo Patrol, ahirapan ang pag-iikot para makakalap ng balita. Walang cellphone, kahit pager, wala pa noon. Sinakikinig ka sa DZMM, tapos magsasalita yung anchor o patrol number 2, tawag ka sa istasyon. So, kung nasa kalagitnaan ka man ng biyahe mo noon, bababa ka sa pinakamalapit na bus stop, tatawag ka sa telepono sa stasyon para makatanggap ka ng instruction. Nagtatatawag na kami. Radyo Patrol number 3 ang inyong lingkod. Government agency. Tandang-tanda ko ang hirap naming makapag-ulat noon. Nakikitawag kami. May inambush, may pinatay. Maghahanap ka ng tindahan. Pwede ko makitawag. E, paano kung madaling araw yung pangyayari? Natutulog yung mag-asawa. Ano pa ginagawa?
nabubuliwang ka. Nakakatuwang isipin ng mga bloopers ko noon. Noong araw, hindi mo halos ma-detect kung putol ka na sa ere. Report ako ng report. Di may driver ako, mobile. May, naka-monitor siya. Busina siya ng busina. Siguro mga 10 minutes yun. Sir, wala na ko kayo sa ere. 10 minutes, report pa kayo na. Agol, ikakain tayo. Mukhang gutom na ako. Sa oras ng matinding pangangailangan, natuto kaming dumiskarte. Kaming mga radyo patrol. Nakubera namin yung unang referendum para sa Constitution, tapos yung election ng mga senators. So pag mga ganong major coverage nun, ang nangyayari, nagtatap kami sa poste. Usually, nasa kalagitna lang naman yung box ng PLDT. Eh. So paghahanap yung technician dun ng linya, pag nakakuha siya ng dial tone dun. So, yun, may bahay or may opisinang mawawala ng telepono pagka nagsasagawa kami ng mga live broadcast. Yun yung in-endure namin hanggang nakabili kami ng mga two-way radios. Yung radyo namin nung araw, Yaisu, sinusokbit pa namin dito yun, no? Paglabas mo ng gate, hindi ka na makakontak. Splatter, splatter na yung signal. Wala ka na maintindihan. 10 singko yata bilhin nila noon. Meron kaming dalawang mobile units noon. Aalis sa umaga, pagbalik sa hapon, hinihila na dahil tumirik. Pero yun din ang nag-udyok siguro sa mga unang henerasyon ng mga empleyado ng ABS-CBN at mga talents na magsikap. No? Hindi nagtagal. Hinarap namin ang hamon na maging number one. Pinalakas ng kumpanya ang puwersa ng DZMM. Kailangan ng executive producer, kailangan ng mga researchers, kailangan ng mga separate news writers sa bawat newscast. Ito po yung turntable. Bumili rin ng mga bagong equipment para gawing mas epektibo ang broadcast. May mga ano na noon. Yung telepono na malaki, nga lang para kung may kargang lamesa, laki-laki. But importante, makakommunicate ka sa stasyon. Kakapag blow by blow na kami. Nabinyagan ang mga bagong gamit sa pag-cover ng mga pinakamalalaking balita nung panahon na yun. December 20, 1987, nangyari ang pinakamalalang trahedya sa karagatan sa panahon ng kapayapaan. Doon niya pas, unang major breaking news story ko. Yung morning na yon, maraming tao doon sa labas ng Coast Guard. Mga naghihintay doon sa pagdaong nung Doon niya pas na hindi nangyari. Nagbanggaan yung MT Vector, tsaka yung Doon niya pas. MT Vector was an oil tanker. Yung Doon niya pas naman, may dalang mga pauwi ng Maynila. May ilan doon were mga doktor dahil manunumpa sila nung week na yon. Higit 4,000 ang nasawi sa trahedya ng Doña Paz. Dumarating yung mga balot ng langisang katawan, amoy krudo, mga lapnos ang katawan kasi nag-apoy yung dagat. Yun makikita mo sa mga kwento ng mga tao. Tapos i-translate mo siya into parang larawan nung nangyari na yon. Binibigay mo sa kanila yung lahat ng elemento para mapunta sila doon sa lugar. Yung amoy, yung itsura, yung pakiramdam. So lahat yun kinukombine mo sa kwento mo habang nagre-report ka. Kinover din ng DZMM ang sunod-sunod na tangkang destabilisasyon sa Administrasyong Aquino. 6 or 8 kulitas yung panahon ni Cory Aquino. Yun yung time na talagang kailangan merong kang mga mata sa kalsada para as soon as merong nangyayari, alam ka agad ng mga tao. Naging laman rin ang balita noong mga panahong yun ng mismong DZMM nang punteryahin ito ng mga rebelding sundalo. Yung nagtago yung mga tangke doon sa may Camelot Hotel, dito ako natutulog. So, nung umaga na yon na nagsimula yung coup, 5 a.m., nag-sign on na kami. And hindi makapasok yung mga anchor sa compound. Sila yung nasa labas, nasa paligid, and ako yung nasa anchor's booth. Pagdating namin doon sa loob ng booth, sabi namin sa mga empleyadong pati babae, hindi kayong tatakot sa putukan. Hindi, sir. Bakit? Sinasara naman namin ng bintana eh. Alam mo kung anong bintanang sinasara nila? Bintanang salamin lang.
not even a slight protection against a single bullet. Napasok ng mga rebelde ang compound ng ABS-CBN. 4 taon mula nang sumahimpapawid ang istasyon, muling nanganib na mapasara ang DZMM. Kasalukuyang namamayagpag sa ratings ang DZMM nang dumating ang isa pang dagok sa istasyon. Galit na galit sila, boss. Kasi dinala nila Mario Garcia, ilan yun? 8 yatang reporter yun. Binantaang pasasabugin ang himpilan ng DZMM nang mapasok ito ng mga rebelde noong 1989. Si Mario Garcia ang namagitan para ilikas ang mga empleyado. This is Imelda Marcos. Dala ng karanasan ng martial law, alam ni Mario ang panganib kung mapapasakamay ang estasyon sa mga may masamang intensyon. Common sense dictated na pag umalis kami, gagamitin ng rebelde ang estasyon to propagandize kung anong gusto nila. So, tinanggal namin yung gadget na sa loob ng transmitter na walang makakagamit ng stasyon for propagandizing purposes. Sa pangalawang pagkakataon, nawala sa ere ang DZMM. Malis na kami. Dinangay ko lahat ang stasyon, ang mga tao. We went to a place I called Bundok ng Tralala. Nagpunta kami sa Bundok ng Tralala, and management was surprised. Under na naman yung istasyon. Nang sinasabing mga rebelde ang... Walang isang oras, muling sumahimpapawid ang boses ng malayang mamamayan. Tumutok ang mga tagapakinig sa DZMM para subaybayan ang umaatikabong coverage ng coup d'etat. Yung coverage na ano nangyayari sa labanan ng gobyerno at saka ng rebelde, inumilipad na tora-tora, yung mga tao nagko-converge, yung nangyayari sa ABS-CBN, because the reporters could go. Hindi na kami gumamit ng mobil, may ABS-CBN. Sari-sarili na naming sasakyan. Malinaw sa aming mga radyo patrol ang kahalagahan na basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Yung pagiging delikado ng mga panahon, ng mga pagkakataon, parang pangalawa na lang sa pag-iisip mo eh. Iniisip mo na lang makapag-broadcast. After 2 days, nanalo na uli ang gobyerno. After that, nag-number 1 ang ABS-CBN, ang DZMM. Nang malaman ng management yon, I was promoted to station manager. Sunod naman kaming nasubok ng isa sa pinakamalaking natural disaster sa kasaysayan ng bansa. Ang July 16, 1990 earthquake. Pinatakbo ko sa kabanatuan, isa sa mga syudad na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Doon na namin nakita yung mga pabangkay na nilalabas ng building. Yung isang estudyante na may hawak na ballpen, kamay lang ang nakalabas. Na pag kinakausap namin, ginagalaw niya yung ballpen. Ang hirap na larawan kaki ko, pero tangan ang kamay lamang na kumahawak sa isang ballpen. Ang senyalis namin na ang taong ito ay may buhay pa. Maaaring bumigay siya anumang oras dahil sa nahihirapan ng mga rescuers na iangat yung mga semento na umiipit sa kanyang katawan. Until finally nalaglag na yung ballpen. Mahirap i-report yun. Mabigat yun sa loob. Kasi siyempre parang kita mo siyang buhay. Binigyan mo ng pag-asa na matay. Mahirap. Mahirap. Ito ay... Nung panahon ding yun... Pagpili kung ano ang music na ipatutugtog. Isang bagong boses ang narinig sa himpapawid. Sa DZMM nagsimulang sumikat ang isang Mario Etong na mas kilala bilang Ted Pailon. Nakatatlong apply ako sa ABS-CBN. Finally, nakapasok ako sa loob ng ABS. Tondo ako! Si Mario Garcia, na that time station manager ng DZMM, binigyan niya ako ng dyaryo. Pili ka ng item dyan na didiscuss mo. Tagalugin mo ha, on air ka ha. Iniwan niya ako, so yung isang item na yon, tinranslate ko sa Filipino, and I just talk about it. Bumalik siya, sabi niya sa akin, bibigyan kita ng programa. May pakialam po tayo sa mga issue ng ating pag-uusapan. Gising Pilipinas, ang unang programa ni Ted sa DZMM. At
natin pong napakinggan. Halimbawa, sa dating DJ sa FM, nag-eksperimento si Ted gamit ang musika at makukulit na sound effects na nagbibigay kulay sa programa niya hanggang ngayon. Marami tayong pag-uusapan this morning. You have to be creative to really attract your listeners to tune in, abangan kanya at maging habit kanya. So information, may news ka, given, pero nandoon pa rin yung entertainment. Gusto ko lang pong balikan nga po. Kasi nakita na noon ni Mario Garcia ang potensyal ni Ted. Pero may iba ring naging silbi ang pagpasok niya sa DZMM. At that time, ibang Noli Di Castro yun. Medyo bata pa eh. Nalilate. Minsan pag nalate, nag-absent. Noli, hanap ako ng kapalit mo. Pagka hindi ka nagbago ng kalilate ka, absent. Hindi, sabi niya, boss, hindi ko na ulitin. Eh, umuulit din. Sorry. Nakahanap ng diskarte si Kabayan. Si Lito Villarosa, kaboses ko yun. So, pag ako'y absent, sasabihin ko si Lito, Lito, huwag kang magpapakilala na ikaw si Lito Villarosa para ang taong bayan ay hindi nila malaman, wala pala ako. So, hindi siya nagpapakilala. Kaboses na kaboses ko yun. And then, the next day, nakadinig ko ang dearest si Ted Filon, Noli waited for me in the office. Sabi niya, pare, yun ba yung sabi mo? Oh. Magaling ah, hindi na ako absent. Oh yun, hindi na siya absent. Dahil sa hanay ng mga dekalibreng angkors na mayagpag ang DZMM. Si Doris Umaga, you have Corina and Ted Filon, and then you have Mel and Jay. Yun, yung limang yun, tumatak na yun. We became number one. Kasabay ng pag number one ang DZMM, ang pagdagsa ng advertisers na siya namang bumuhay sa istasyon. Oy, teka muna, maghanap buhay muna tayo ha, babalik kami. Maghanap buhay, short per se, magko-commercial muna kami. Baka mawalan kami ng pansweldo. Napatunay noon ang DZMM na kayang kumita ng radyo. Ang radyo, kumikita. Ngunit hindi napakataas ng kostas, kagaya ng TV. Na mag-rating na, ang MM ang nagpapasahod ng buong payroll ng ABS-CBN Television. It was a long time. Sinasubsidize ng radio income ang TV income, ang TV expense. Kasalukuyang namamayagpag sa ratings ang DZMM nang dumating ang isa pang dagok sa istasyon. Taong 1991, naging isang commercial station ang himpila ng simbahang katoliko na Radyo Veritas. Wala naman naging empleyado ng ABS-CBN hindi mahal ang ABS. Pero dumating sa akin yung pagkakataon na lumalaki pamilya ko. I didn't have a house and property of my own. Nabubuhayin ko ang pamilya ko. Inoferan ako ng Veritas ng, no exaggeration, mga 15 times my salary then sa ABS-CBN. Bukod sa station manager na si Mario Garcia, may 20 empleyado pa ng DZMM ang nag-alsabalutan at lumipat. Galit na galit sila, boss, kasi wala na kaming reporter. Mahirap ang pinagdaanan ng mga reporter bago sila maging ganap na radio patrol. Katunayan nilang sa amin, matagal ang hinintay at maraming kinailangang patunayan. Natapos yung party, walang numero. Di, ang lungkot ko, sabi ko, naku, makumalabo to. Kumbaga, para kang ano eh, para kang naghahantay ng raffle na sana mabunot na yung pangalan ko, parang ganun. Ng malayang mamamayan ng malayang kung kailan umangat na ang istasyon, nalumpo naman ang DZMM. Pero patuloy na umere ang himpilan. Inaigting pa ni na Freddy Garcia at Peter Musngi ang hanay ng mga komentarista. You have to get the right mix of anchors, the right mix of reporters for your radio patrol, the right mix of equipment so you could report immediately. Kung pag-uusapan natin yung sino ang unang pumutok na tandem, palagay ko Mel and Jay. Narito ang palatuntunang Mel and
Jay. Na mayagpag ang umaatikabong tandem ni na Mel Chanco at Jay Sonsa. Eh, ito'y magbukas mata, dus, lalo na sa mga women's group. Ang matagal ang bukas ang mga mata namin. Sila yung nagko-komentaryo, kumisa sila yung nagde-debate sa ere, maganda ang kanilang chemistry. Wala kang tao, sino ang... Hindi makakalimutan ni Mara Capuyan, kasalukuyang DZMM station manager, ang mainit na debate ni na Mel at Jay. At sama na tingin mo sa akin. You're just making fun of the issue. But no, I'm not making fun. Hindi totoo yun. They take different sides. Si Tita Mel, yes, ang side niya. Si Tito Jay, ang kanya ay no. Para yung discussion lang nila, di ba, mas dynamic. Mula sa pagdevelop ng mga on-air talents, nag-eksperimento at sumubok din ng DZMM ng iba't ibang format ng programa. Sa pagtalakay po natin sa iba't ibang suliranin. Naging mapangahas ang DZMM sa paglulunsad nito ng kauna-unahang sex-related show sa radyo ni Brother June Banag. May paraan kasi na may paliliwanag mo sa malinis sa paraan. Mga sexual relationships ng mga mag-asawa, it went to a point when may mga magtatanong sa'yo paano mapapahaba yung kanilang kasangkapan. You need to be innovative. Something that is different would definitely attract the attention of our listeners. On the first hour of Dr. Love... Di kalaunan, naging patok rin ang kanyang programang Dr. Love, na naging takbuhan ng mga may problema sa buhay at pag-ibig. Love. Hindi makakalimutan ni Brother June ang isa sa mga pinakamabigat na tawag na tinanggap niya sa programa. Iniwanan siya ng kanyang asawa at anak kasi hindi na siya matake. So, habang kausap ko siya, may hawak siyang baril na at sinabi niya magpapakamatay siya. So, my initial reaction was i-divert yung kanyang isipan instead of isipin niya yung pagpapakamatay dahil may hawak ng baril. Magkwentuhan na lang kami for him to open up. After several months, tumawag siya, nag-apologize yata siya dun sa asawa niya. Bumalik yung kanilang pamilya na buo ulit. Ano po ang aral na natutunan niyo, Aling Rosalina? Habang buhay pa, kailangan bigyan na lahat ang buong pagmamahal. Ang sinseredad daw ng mga anchors ng DZMM ang naglalapit sa istasyon sa mga tagapakinig. Yung compassion mo doon sa tumawag sa'yo kasi kailangan nila yung peace of your mind na maibabahagi sa kanila. Pero hindi lahat ng ipinauso ng DZMM ay pumatok. Gaya na lang ng paglulunsad ng taxi patrol. Nagmistulang news correspondent ng mga taxi driver noon. Tanggap lang kami ng tanggap ng tawag nila. Ho, meron mong patay dito. Hindi pala tama yung detalye. Dahil sa kagustuhan mo lang mabilis makakuha ng balita kahit sino. Pinagkakatiwalaan natin na magbigay sa atin ng storya. Pero meron palang ano yon, may downside pala yon. Agad tinanggal ang taxi patrol. Sa pagdating naman ng teknolohiya ng mobile phone, sinubukan ulit ng DZMM ang citizen reporting. Tinawag naming tax patrol. Pero ngayon, natuto na kami sa aming pagkakamali. Verification kaagad, tawag kaagad sa telepono. Pwede mong tawagan yung nagbigay ng impormasyon or i-verify kagad sa mga otoridad yung binibigay ng impormasyon. Maraming story ang na-break ng galing sa text patrol. Ang mga nakarang ulat na inyong napakinggan ay nihatid. Ilang sunog, Claude, ang nangyari simula... Nakuha ng DZMM ang tamang timpla ng mga komentarista at programa dahil nahuli ang kiliti at tenga ng masa nakamit ng istasyon. Ang kauna-unahan itong Best AM Station Award noong 1992. Nagsimula na rin noon ang isang bagong tradisyon, ang pagbibigay ng numero sa mga karapat-dapat hiranging radio patrol. Kumbaga sa Inglaterra, gagawin kang knight. Badge of honor yung number. It means na pasok ka na sa grade, sa standard nila. Ito ang radio patrol 28. 46. 45. 42. 37. 26. 14. Hindi na uulit ang numero ng radio patrol. Pag may numero ka, ibig sabihin, number mo na yan for the rest of your life. Minsan, ang tawagan nga namin ni Claude,
Dos. Pag nakita kami, tawag sa kanya, dos. Tawag niya sa akin, tres. Sa kasaysayan ng istasyon, mayroon lang 49 na radyo patrol. Ang mga namumuna sa likod ng pagbabalita. Mahirap ang pinagdaanan ng mga reporter bago sila maging ganap na radyo patrol. Maraming tumitingin ang mga mata na may mga kanya-kanyang pagsusuri. And dalawang okasyon lang ang pwede magbigay ng numero. Anniversary at saka Pasko. Radyo Patrol! Nilan sa amin, matagal ang hinintay at maraming kinailangang patunayan. Eto na, sabi ko, baka eto na yung pagkakataon ko magka-numero. Natapos yung party, walang numero. Di, ang lungkot ko, sabi ko, naku, makumalabo to. Kumbaga, para kang ano eh, para kang nag-aantay ng raffle na sana mabunot na yung pangalan ko, parang ganun. So, finally, in-announce siya. Sabi niya, na ang ating next Radyo Patrol, sabi niya, I'd like to announce Radyo Patrol number 26, Dindom Parot. Masusubok ang kalibre ng Radyo Patrol sa pagtimbang ng isang malaking istorya. Sa pan-driver, bigyan mo na lang yan sa panghapon. Hindi, baka malaki to eh. Dapat handang tumakbo anumang oras. Park alert, sunog. Oo, sige. Naputo lang interview namin kay Junry Hidalgo dahil sa isang sunog na kailangang i-cover. Naalala ko tuloy ang trahedyang naganap sa Ozone Disco noong 1996. It was terrible. Pag nakita mo yung mga bangkay, parang sako ng bigas sa magkakapatong, napatay. Ang inakala ko, isa lang na pangkaraniwang sunog na nako-cover ko sa araw-araw, siya na palang pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng bansa. Sa malagim na sunog na naganap sa Ozone Disco. Ito ang criminal negligence ng may-ari ng Disco Pop. Kabilang ito sa mga istoryang hindi binitiwan ng Radyo Patrol. Nakilala ang Radyo Patrol na sumusugod sa eksena sa mga panahong papalayo ang tao sa sakuna. Director Ray Punong Bayan. Good morning, Director. Morning, Jay. Opo, kaya po kami napatawag sapagkat meron kayong naunang babala, no? 1991. Nagbabanta ng sumabog ang Mount Pinatubo. Tremors continuously. Yeah. Walang pagdadalawang isip na sumuong sa panganib ang Radyo Patrol, sabi ni Henry Omaga Diaz. Bago pa man pumutok, ilang linggo kaming natulog doon, talagang nakabantay. Doon pa lang, na-realize na namin yung kahalagahan nung aming paghatid ng mga impormasyon sa mga tao. At kahit delikado, nire-risk namin yung aming buhay para makapaghatid lamang ng balita. Isa rin ako sa mga Radyo Patrol na na-assign sa Mount Pinatubo. We were about 5 kilometers from the mount. Si Chari Villa, nag-assignment na kami. O Vic, ikaw, alakay katawan mo, dalim yung generator. May generator kami. O ikaw, Chari, dalim yung mga kaldero. O ikaw, dalim mo yung ganito, yung mga gamit. Nung pumutok, takbo kami. Generator, pack up! Nakita ang matinding pensala nito noong June 15, 1991. Ang Pinatubo ay napakalakas at napakalawak ng air. Nagre-report kami, tumatakbo kami. Ang pakiramdam namin dumadagundong yung lupa. Alam mong paparating, umiinit yung hangin. Hawak-hawak ko yung radio, yung walkie-talkie. Pagtingin ko doon sa bundok, nandun na yung napakataas na usok. Sabi ko, ito na to. Bigla ako, tinawag ko agad, tayo ang una-una nakapag-report yung that moment na nag-explode yung Mount Pinatubo. Ginimbal ng lakas ng pagsabog ng Pinatubo ang buong mundo. Napatunayan ng Radyo Patrol na tuwing may kalamidad, radyo ang nagsisilbing gabay ng mamamayan. Pag walang kuryente, wala kang balita. Pa radyo kasi, you can have news while running away. While running for your life. Sa mga ganitong panahon ng trahedya at dilubyo, ipinanganak ang serbisyo publiko ng DZMM. Malamang kilala nga yung DZMM na una sa balita, pero yung una sa public service, nung panahon na yon,
Hindi kumakagat yon. Nang balitang K. Galing TV, pinasok si Corina Sanchez sa DZMM para maging katandem ni Ted. Si Ted parang asawa ko yan eh sa loob ng mahabang panahon. Nagseselos nga dyan ang mga boyfriend ko nun eh. Mula sa pagbibigay ng balita at pakikipagtalakayan sa mga tagapakinig, nagbukas na rin ang pintuan ng DZMM para magbigay ng serbisyo publiko. Para kay Freddy Garcia, ito ang puso ng ABS-CBN. In the service nga of the Filipino, yan, kasama na dyan. Hindi pwedeng mawala yan. It's not all money. Para sa Pilipinas. Isa si Ted Pailon sa mga nanguna sa pagbibigay ng serbisyo publiko ng himpilan. Radyo is public service. I conceptualized a show ng 2 to 4 o'clock ng hapon, patay na oras yun, na public service. Yung bang tipong lumapit ka sa amin, ano ba problema mo? Hanapan ko ng solusyon. Balitang K. Galing TV, pinasok si Corina Sanchez sa DZMM para maging katandem ni Ted. Naghahanap noon si Ted Pailon ng co-anchor because ang una niyang partner noon ay si Jel Santos Relos. And then they were going to reformat. It was Rolly Cruz who gave me my break in AM radio. So that was action na yon. DZMM Action Ngayon! Yung title ko, Action Agad. Sabi ni kabayan sa akin, sa ganda action ngayon, sa kanya galing yon. Walang kaibigan, walang kumpa-kumpare. Pumatok ang programang ngayon. Pwedeng lapitan ng mga mamamayan na kailangan ng tulong. Maliban sa pangkaraniwan, SSS, PIVAW, yung mga pagkuha ng birth certificate, mga common yan, merong mga yan, yung police brutality. Naalala ko dati yung issue ng Kuratong Baleleng, yung isang witness doon sa programa na yung lumapit. Meron ding isang salvage victim na buhay doon sa amin lumapit. Meron ding kaso ng OFW na inabuso sa ibang bansa. Ang dami. Eh, kaya nga, ang problema, bawat galaw na lang ni Bayani Fernando, pinakikialam. Hindi ba binibigyan ng mga hindi batikos? Ginawa namin action pack. Noong mga panahon na yon, hindi pangkaraniwan na ang babae matapang. So noong mga panahon na yon, gulat din ang tao na mayroong babae na ang tapang, o walang kinatatakutan, because yun ang tawag ng panahon noon. Halos ikutan daw ng pila ng mga taong gusto magsumbong ang compound ng ABS-CBN. Tulungan sana ninyo ako para makita ko yung asawa. Nawawalang kamag-anak. Through the radio broadcast, hinahanap nila yung kanilang mga kamag-anak. So, ang daming lumalapit sa atin para magpatulong kasi I think ang situation din that time, parang feeling nila pag nilapit nila sa DZMM, mas nasusolusyonan kasi mas mabilis umakto. Nawawala si Mang Luis Matias na hinahanap po ng kanyang misis. Ang mga kababayan natin yun ang nag-aabang at manatili ho kayo nakatutok sa atin. At ang yung namin ng bagyo, ulan at baha, dahil walang tigil tayo sa ating serbisyo publiko. Nanganak pa ng ibang public service activities ang DZMM. DZMM, Radyo Patrol, sa East 30, nagbabalita, naglilingkod. Tulad ng mga medical mission, legal consultation, Buntis Congress, takbo para sa kalikasan, karunungan, at pamilyang Pilipino na dinaluhan ng mga anchors at reporters ng DZMM at dinayo ng masa. Okay, alamin natin, no? Dexter Ganibe, please come in. Yes, kabayan, kasunod na nga pagpasok na nitong bagyong Ondoy, nagtaas na ng alerto itong National Disaster Coordinating Council. Isa sa pinaka tumatak na public service activity ng DZMM ang kapamilya shower na. It was really a necessity. Ondoy yun eh. And then nakita ko nga yung pumunta ako sa isang evacuation center, nakita ko, grabe yung tao. Tapos wala silang paliguan. Kababilya! Shower na! Talagang naka-tiles yung truck, may sarili-sariling mga ano, may privacy, may dala kaming tuwalya, chinelas, bimpo, sabon, shampoo, at dinumog talaga nung dumating yung shower van.
dinumog talaga ng mga tao. At paglabas nila sa shower, alam mo yung ngiti nila. Sarap-sarap ng feeling ng bagong paligo. Alam niyo po, sabi, tatlo, apat na araw na po kaming hindi naliligo eh. Handa na ba yung susunod na batch ng maliligo? Nakikita mo yung na bumalik na dignidad at respeto sa sarili nila na tao pa rin kami. At yung maliit na bagay na yun na ginawa ng DCMM, napakalaking bagay pala para sa mga tao na walang magawa, na kailangan lang maligo. Pero merong isang organisasyon na dumating, inaruga sila ng kahit na ilang minuto lang, binigyan ng pagkakataon na maging respetable ulit. Masaklap man ang pinsalang dinulot ng Ondoy, napamalas nito ang diwa ng bayanihan ng mga Pilipino. Yung Ondoy na coverage, nung ginamit ko yung programa ko, yung 2 oras para manawagan ng tulong, unbelievable. 2 days, 3 million pesos plus cash ang tumulong. Iba't iba, ang bilis. Wala pa akong nakitang istasyon, radyo, na pwedeng manawagan ng ganong kabilis na tulong. Really, para sa akin. Patunay daw ito ng tiwalang ibinigay ng mga tagapakinig sa DZMM. Doon mo din talaga malalaman kung gaano pinagkakatiwalaan ang istasyon sa panahon na nananawagan ka ng tulong. Doon mo din matitimbang yan. Kami na po ang inyong kasama. Tumibay ang reputasyon ng DZMM bilang sandigan ng mamamayan. Parang kuya, parang tatay, na pag sinabi mong DZMM, naniniwala ako sa sinasabi niya. Pag nagkaroon ako ng problema, malamang tulungan ako nito. So it's not just a question of I'm a listener, itong radio station ko. Merong bond, merong panikala yung dalawa. Ay, mabalik lang. Hindi binitawan ang himpilan na naging kabalitaan. Ito sa pagbagsak ng Monte de Piedaden. Kahuntahan. Habang kasakasama si... Kachismisan. Naalala mo si Quickie? Yes, anak ko lang siya ng kaibigan ko. Kaibigan? Ako yung mga first love na yan, never dies yan. May kaakbay na ibang babae. At kakampi ng mga tagapakinig. Na hindi naman daw siya naglo-loan, dumidepensa sa dapat depensa. Naging kasakasama ang mga boses ng mga anchors mula pagising hanggang pagtulog. Okay, pero tuloy-tuloy po ang Mel and Jay sa DZMM. Gaw naman, no. Pero ang kasikatan ng mga anchors pala ang magiging mitya ng paglisa ng isa sa pinakamatagumpay na tambalan sa himpapawid, sina Mel Tiangco at Jay Sonza. Napaka-popular, kaya nga sabi nung isang kumpanya, kunin nating endorser ang ABS-CBN management no, na hindi pumayag na kung ikaw ay isang hard news o serious news reader, hindi ka dapat mag-endorse ng kahit na anong produkto. Para sa kanila, naniniwala kami doon, may conflict of interest agad. Marahil naging patuloy pa rin ang paglilingkod. Masakit man at maituturing na isang malaking kawalan, kinailangang ipatupad ng DZMM ang pulisiya. Malaki ang naging epekto ng pag-alis ni Mel at Jay sa DZMM. Sales went down, the ratings went down too in that particular slot. At that time, establisado na ang DZMM, bagamat hindi mo pwedeng sabihin hindi sila kawalan, meron at merong papalit. Mula sa Mel and Jay, nagkaroon ng Ted and Corina. The Mel and Jay tandem set a bar for many of us to follow. In fact, alam mo yung salitang partner? Mel and Jay, yan. So I'm very happy to have followed in those footsteps. Mula action ngayon, sinabak ang tambalang Pailon at Sanchez sa primetime mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Level up na kami. Medyo mas national na ang mga issues namin. Medyo mas malalalim na ang aming mga investigasyon. So medyo mas sikat lang yung mga guests namin. At saka mas malalim na ang talakayan. Hindi naman nagkakaproblema despite the regulation of tuition fee. Nag-click ang kulitan at bangayan ng dalawa sa ere. Yun ang naging tandem to beat, yung Ted and Corina, because it was unpredictable. In the, they can be very serious when the issues they're tackling are serious. They can just be
horsing around. Kami ni Ted talagang ano eh, mga frustrated kaming mga radio talent sa drama. Isa sa mga bumentang pakulo ng dalawa ang karakter ni na Lola Ising at Roger. Siya si Roger, ako si Lola Ising. Kasi kaya ko magboses Lola eh. Huwag mo ako ipagsasample. Kasi ang pangit ko pagka... Kasi parang bungal yan eh. We had many other characters. Enjoy! Na-enjoy kami nun. Magkumain ka na. Order ka na. Ang gusto mong pulutan. Alam mo, yung tape na yan, ano lang yan? Yan ay tampered. I do the voice. Balikan natin ang nakaraan. Di ba? Pwede nating, you know, you can play with them. Nakikinig. Matatawa rin, gagaya ka ng boses. Gusto lang naming malaman eh. Kwento ni Corina, madalas din daw siyang pagtripa ni Ted. Madalas akong i-good time ni Ted na habang umunguya ako, tsaka niya ako kakausapin. Gugulatin niya ako para mabuko ako na umunguya ako ng biskwit at kung minsan kare-kare pa kanin at crispy pata habang nagpo-programa. Hindi matatawaran ang chemistry nina Ted at Corina. Bigayan lang naman yan, para ka nag-asawa. Si Ted parang asawa ko yan eh, sa loob ng mahabang panahon. Nagseselos nga dyan ng mga boyfriend ko nun eh. So, dahil araw-araw ko kasama, di ba? Kausap pa sa telepono, anong topic natin bukas? Ang puso ko at damdamin ko talaga napakalungkot, masakit. No? Pero, sabi nga, walang forever. Iiwanan ko siyang solo dito. Kahit ang matatag, matambalang Pailon at Sanchez ay nabuwag. Sa huli mong broadcast, magtatrabaho pa rin tayo. Nang magdesisyon si Ted at kabayan na pasukin ang politika. Iiwan ko po ito na dala ang pag-asang higit na marami ang mapaglilingkuran. Lalong-lalo na po kapag ako inyong pinagbigyan sa isa pang bagong larangan. Maraming salamat po. Hello guys. Si Tunying ang nag-break ng istorya at una itong narinig sa DZMM. That story changed the political landscape ng ating bayan during that time. Pala tapos ang paglisan ng mga premyadong anchors ng DZMM. Dumating ang panahon na ang ilan sa kanila tumugon sa tawag ng politika. Naging sakit ito ng ulo para sa management. It was a nightmare. Napakahirap. When you lose to huge anchors, talagang wala ka lang ipapalabas doon. Sino ilalagay mo? Dito napapasok yung gaano ka-solid ang programming ng DZMM para ma-withstand yung kabawasan na ginawa ng pagkandidato ni Noli o ni Ted. One way from Timog Avenue to... Isa si partner Karen Davila na sumalo sa isa sa mga programa ni kabayang Noli De Castro. Alam mo, may pressure talaga kasi si kabayan Noli De Castro, sa totoo lang, college pa lang ako sa UP, kabayan Noli De Castro na siya. Ang una kong pinasukan na slot ni kabayan, alas 5 ng umaga. Kasi yun ang tunay na prime time ng radyo. At I'll be honest, ang hirap gumising. Ang hirap naman nito. Mula sa programang pang-umaga, nakasama ko na siya sa pasada sa Estrenta. As you were saying, partner. Alright, ito muna. Napag-aralan ako ni Architect Karen Davila. Nung umpisa, lagi kaming nag-aaway. Para kaming aso't pusa. Kasi ako yung parang apalabasa, parang ina, strikta, na alam mo naman yon si Big, siya yung mga kantong biro. Yung mga expedition na hindi nyo ginagamit, pwede yung i-donate na sa amin ni Karen, joke. Pero, alam mo, talagang naging blessing ang tandem namin. Para itong si Baby Francis, mabuhay, of course, through your donations. Isa pang babae ang nagsimulang gumawa ng pangalan sa DZMM noon na naging boses ng public service ng istasyon. Ma'am, meron lamang po kami idudulog na problema sa inyo, no? Si Kay Dacer, ang nagmana ng programang Action Ngayon. Wow, it was huge kasi it came from Ted Filon and Corina Sanchez. Kumbaga institusyon, di ba, sa DZMM. And I was alone that time. Wala akong co-anchor, wala akong katandem. So, can you imagine yung pressure din sa iyo na kailangan kahit papano may magandang maging resulta yung pagiging anchor mo ng Action Ngayon. Si Kay Dacer, ang inyong Action Lady sa DZMM Action Ngayon!
Nakita ni Kay ang kakayahan ng programang na magbibigay ng scholarship para maglingkod sa dami ng mga natutulungan nito hanggang ngayon. Like the biliary atresia na lang, for example, we have to raise about 3 million pesos. Oo, for us to be able to help the kid. Kailangan kong parang mamalimos on air until naramdaman ko na hindi pala ganun kahirap na humingi ng tulong sa mga listeners natin na meron. And we're able to save not only one kid, but we're able to save, I think, more than 10 already biliary atresia patients up to this time. Hataw ng mga balita sa 2003, dalawang bagong boses ang humambalo sa umaga ng mga tagapakinig. Hi, hi, hi! Magandang morning! Pumatok ang kulit nina Anthony Taberna at Jerry Baha habang pinag-uusapan ang pinakamaiinit na isyu. Pero alam nyo bang, hindi nag-umpisang kwela ang programa ng dalawa? Siguro, dahil nag-e-effort kami na magmukhang komentarista, so pinipilit namin maging seryoso. Pero hindi bagay. Ang pangit, well, nagkakaamuya naman kami dahil nga sa pareho kami ng pinagdaanan. Si Jerry, bungis-ngis yan. Ako naman, parang pinaglihiyata ako kay Dolphy. Phase 1 will open this month. Ayan, magbubukas daw po ang unang bahagi sa buong ito. Inayaw lang ni Panchito sa ni Dolphy yun eh. Eh actually, may nagsabi lang sa amin na para daw kami si Panchito sa si Dolphy. Malaki ilong ko, pero mas malaki ilong ni Jerry kaysa sa akin. Panagay ko siya si Panchito. Oras mo natin, Achi. Aya, Lakyam Japsahon 523. Patunay ng kasikatan ng kanilang programa ang mga pinauso nilang mga linya. Primado kong Bachero in Terminal 3. Anong bakan dalaga o Jesus Mariano Kaindo? Pero hindi lang puro katatawanan ang inihatid sa atin ni Tunying. Paul President, Magkapagal Arroyo Gloria M. Noong 2005, kumalat ang balita na may isang CD na di umano'y naglalaman ng pag-uusap ni dating Pangulong Gloria Magkapagal Arroyo at isang election commissioner. Hello, hello guys. Si Tunying ang nag-break ng istorya at una itong narinig sa DZMM. So will I still lead by more than 1 AM? Yung sources ko, binigay sa akin yung CD. I would like to give credit where credit is due. Ika nga, si Angelo Palmones, who was our station manager then, gut feel niya na tama yung istorya. Tumatawag ang Malacanang dito sa ABS-CBN. Sinisita ang kumpanya. Bakit namin inire ang isang questionable, well, yung whether it's verified or not, eh napatunayan naman na verified and authentic later on, ano? I am sorry. Very historic para sa amin yung petsa na yun and very significant yung story na yun para sa akin because that story changed the political landscape ng ating bayan during that time. Sa balita, mahalaga ang maka-scoop ang mauna ka sa pagbe-break ng istorya. Na hostage ng 8 years old. Maraming pagkakataon na sa DZMM unang narinig ang malalaking istoryang gumimbal sa sambayanan. May nag-text sa akin na meron daw mga sundalo sa sanglin na hindi makita. May mga nawawalang gamit ang Navy. Hindi namin alam kung nasaan. May gut feel ako na may mangyayaring malaki. Nag-volunteer ako sa DZMM na sabi ko, medyo duty ako ngayong gabi. Weekend yun eh. Hindi ako naka-duty. I got a text na mandami rin sundalo sa Makati area. Pinuntahan ko, positive. Sa DZMM, unang pumatok ang balita ng Oakwood Mutiny. Patrol number 27, George, come in. Sa katatapos ka lamang makaugnayan ang isa natin sa mga source. Midnight, nagbe-break na kami na nandun na nga lahat ng mga sundalo. Umaga pa lang. Si Radyo Patrol 16, Rubitayag naman. Sabi nila sa Nida Blanca. Ang isa sa pinakaunang nagbalita sa pagpaslang sa artistang si Nida Blanca. Ni Patrol number 16, Ruby Bernardo Tayag. Good morning, Ruby. Makulang ang nag-iisang reporter sa taas sa building kung saan natagpuan yung body niya.
ako lang yung nakapag-describe dahil nasa harapan ko mismo, nakita ko yung bangkay ni Nida Blanca. Kahit sa TV, walang nakaakyat na reporter kundi sa DZMM lang. Hindi pinapasok ang mga reporter noon sa crime scene. Kanya-kanyang paraan siguro. May reporter ng mga taga-radyo, mga taga-TV, nandun na silang lahat, pero nasa baba. Tinanggal kong ID, hindi ka bababa dun sa harapan, para ano. Wala, nagpanggap lang ako, umiiyak ako, makita ko sa taas. Ang mga radyo patrol handang mag-ulat kahit saan, kahit kailan. Days 42. Gaya na lang ni Radyo Patrol 42, Dennis Dato. So, nagre-report ako, habang naglalakad ako, hindi ko na malayan, imbomnal pala yon. So, nag-shoot ako doon hanggang dito yung puti ko, ang paho kasi. Tapos, so, nawala ako si Ere, tawag agad ako sa opisina, sa imbomnal pa ako, di pa ako nakukuha. Sir, nahulog ako sa imbomnal, kaya ka ba nawala si Ere? Okay, standby, papasok ulit tayo. Hanggang sa, sasabihin ko pa sa sir, nasa imbomnal pa ako eh. Narinig ko na sa monitor ko na tinatawag na uli ako si Ere, kaya wala nagawa habang nasa imbomnal, report din ako. Oh, sumuwi ako sa bahay ko. Puro ang baho ko, puro putik to hanggang ng baba ng katawang. Pinatunayan ng mga reporter at anchor ang matagal nang bukang bibig ng himpila na pastakbay nangyari, naka-report agad sa DZMM. Please for more. Sumugod agad si Radyo Patrol 31 Junri Hidalgo nang maganap ang Rizal Day bombing nung taong 2000. Sabog na sabog yung likod niya, yung natanggal yung likod. Tapos marami ako mga nakita doon, mga duguan, may mga bag na ano, nagkalat, mga sapatos. Pagkababa ko ng mobile, napaiyak ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa awal sa mga tao. Kasi hindi naman nila alam na may mangyayari sa kanila eh. Salubong yung bagong taon na festival mood, masaya lahat. Tapos may trahedya ang mangyayari. Dahil sa pagiging mapagmatsyag sa maaaring maging malaking istorya, nakatisod ng isa pang exclusive si Radyo Patrol 45, Dexter Ganibe. Ako naman yung unang nag-break ng balita na ang laki nung inangat ng kabilang lupa, hindi, ang haba nung bitak na yun, 1 meter mahigit, sabi ko, ito ba yun? Tapos sinawagan ko yung Feebox, yun yung cause ng magnitude 7.2 na earthquake dun sa North Bohol Fault. Tinatawag kasi yung Dex Ganibe's Fault. Warning niya on bombings, terrorism. Sa dinami-rami ng mga balitang unang pumutok sa DZMM, sabi ni Kabayan, mahalagang hindi maiskupan. Mortal sin kung lumipas ang isang napakahabang oras at hindi mo nakuha, after few minutes lamang dapat, kuha mo na. Nasa iyo na yung balita. Kahit hindi kompleto, pero naibalita mo na. Di ba? Natakbo na ng Radyo Patrol. Ngunit, sa kagustuhang mauna, minsan, nagkakamali rin. Sa paglaganap ng internet at sa patuloy na paghahari ng TV, tinaningan ang buhay ng radyo. Sinasabi nila na bukas makalawa, mawawala na yung radyo. Mamamatay na yung medium na yan. DZMM. Sige, partner, panatalo. Wala pong personalan. Ano mo naman sa'yo? Si Mario Joseph. Sa 30 taon ng DZMM sa ere, hindi may iwasan ang pagkakamali. Mayroong nangyaring barilan. Unang report ko, kasi kausap ko yung hepe, ang binanggit niya, sinugod patay na sa ospital si ganito yung polis, ganyan. So, ang flash tayo. Ganyan. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Dexter Ganibe, please come in. May patay na pulis doon sa nangyaring shooting incident sa Senate. Report ako, maya-maya. Pa-out na ako, nag-text yung ano. Ay, correction, sabi na. So, tumawag ako sa desk. Sir, buhay yung pulis. Patay, sabi, pinagalitan ako sa desk namin. From then on, pag may mga ganon, pag lalo na pag mga istorya na mga patay-patay, kailangan na namin puntahan yung area, kung ospital, kung saan man yung ospital, para ma-confirm po anong status.
1-616-367. Sa mga ganitong pagkakataon, mas napapahalagahan ang panuntunan ng DZMM na mas mahalaga ang tama ka kaysa mauna ka. Malakanyang niliwanag na hindi pa direktiba ang pahayag. Kailangan din maging maingat dahil sa radyo, kahit isang salita lang pwedeng maging sanhi ng hindi pagkakaintindihan. Kaya alamin natin ang dahilan. Maaga naming natutunan ito sa DZMM nang maglabas ng report tungkol sa isang kalamidad. The word should be state of calamity. Any report niyang state of emergency. And it was so close to the 86 revolution. Panic! Taranta! Ang dami nagtawagan. Ano yan? Ano yan? Ang hina niyo pala. Ang palpak pala. Ganun-ganun. We were smart enough to straighten the things. Naayos naman. Na-explain naman namin mabuti. Well, you know, ayaw din naman nilang makasuhan sila. Kailangan agad aminin ang pagkakamali at humingi ng paumanhin sa mga tagapakinig. Nagkamali ka, tuwid mo yung pagkakamali mo, aminin mo nagkamali ka, di ba? Wala namang perfect na tao eh. So aminin mo lang. Sorry po, ito ganyan. Doon sa unang pambabomba ng World Trade Center. Nakakatanggap din ang batikos ang istasyon dahil sa walang takot na mga birada naming mga komentarista. Before, may isang airline sample. Diba na sobra-sobra yung pahirap na ginagawa sa mga pasahero. Alam mo yun, they become passionate with the issue and they complain. Importante lang, pwede mo sagutin. Importante lang kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Malinaw sa isip namin na ang tunay na konsyensya, kaluluwa ng buong ABS-CBN ay ang radyo. Dahil dito ang malayang pamamahayag. Walang script, walang busal, walang nagtuturo sa'yo. It's just the actualization of the resurrection of free speech. Walang kwentang testimonyo ba yun? Talagang mga armado ito. What about EDSA? Ano ang nakikita niyong solusyon? Pagdating sa mga interviews, hindi umaatras sa mga anchor ng DZMM sa pagbato ng matatapang na tanong. Pag nagtanong ka ng hard-hitting questions, bukod sa trabaho natin yun, ang malungkot lang talaga, hindi mo pwedeng asahan ang palakpak ng tao. Like case in point, si Manny Pacquiao, matapos nung gulo niya doon sa masahol pa sa hayop sa LGBT community, na interview namin sa DZMM. Tanong ko lang, should you be a senator or you should be a pastor? Hindi po siya pangiinsulto in any way. Isa lang po siyang tanong kung saan manggagaling ang pananaw ng ating mga mambabatas. Alam mo kung bakit? Wala bang say-say yun? Matagal mo ito, ma'am. So pagdating sa radyo, pag naging komentarista ka, kailangan lang siguraduhin na sinusunod mo pa rin ang basic principles of journalism. Tama ba ang basic facts mo? Alam mo ba ang both sides to the story? At ang pangatlo, itong pinakamahalaga sa akin, yung komentaryo mo ba ay nanggagaling sa tamang lugar? O ikaw ba ay korup? Ikaw na ba ang para sa pamilyang Pilipino? Nagmarka ang segment na Ikaw na ba nung nakaraang halalan dahil napasagot nito ang lahat ng mga kandidato sa mga tanong na mahalaga sa pagdedesisyon ng taong bayan. Lahat ng presidential candidates kumpleto at lahat ng vice presidential candidates kumpleto. Talagang kinalkal lahat ng nakaraan ng mga kandidato, mga desisyon na ginawa nila sa Senado o Kongreso, kahit nung sila'y nasa local government. Parang trivia siya kung gaano ba ka-up-to-date ang mga politiko sa buhay natin ngayon. Ginawa niyo ba ang lahat sa DOTC? Ang sagot ay oo. Magugulat ka na kahit ang mga politiko natin. Gugustuhin mo ba ulit maging US citizen? Ang mga natutunan ko sa ibang bansa ay mga nadadala ko rin dito ngayon. Marami sa kanila nang huhula. Magkano na ang minimum sa pasahe sa jeep? 4 na pesos. Sinasabi niyo po ba wala pa kahit 5 ang Liberal Party? Wala pa. Pero doon sa DZMM na yon, talagang sa interviews na yon, nakilala namin ang lahat ng kandidato. Ilan sir ito ang mga napatay niyo? Tatlo. Doon inamin ni Pangulong Duterte na ito daw ay mga nangidnap sa Davao. Pinuntahan daw niya, hiningi niyang mag-surrender, hindi nag-surrender. So pinagbabaril niya dahil nanlaban. Pero ang punto, may mga ganun kaming nakuha sa DZMM na kumbaga mahalagang impormasyon. Pipili tayo ng mga tanong na talagang, alam mo yung partner, tunay. Umanga si Karen sa kalayaan na ibinigay ng management sa DZMM at mga anchor nito. I'll give you a case in
point kay Senator Bongbong Marcos. Alam naman natin ang nakaraan ng Marcos family at ng Lopez family. And yet, nung tumakbo si Senator Bongbong Marcos sa pagka-vice-presidente, tinrato siya na ordinaryong kandidato. Walang inutos, walang kahit ano. Ang pagbabalik ni Kabayan pagkatapos ng 10 taon sa politika ang isa sa mga desisyong masusing pinag-usapan ng management. Nagkaroon ng napakatagal na pag-aaral ng survey ng focus group discussion bago namin nakumbinsi ang management. In a manner of speaking, tinayaan namin na yung dating Kabayan, maraming tao pa rin ang dahan-dahan babalik at sasabihin na, oo, si Kabayan eh, hindi nagbago, ganun pa rin. Look, TV Patrol, talo sa Metro Manila ng 24 oras. Para bang itinataya ko na karalang ko dito? Bunimins Corina at saka ito si Noli, balik mo dyan. Less than a year, they were able to recover the ratings of Double M and TV Patrol. Iyahatid namin ni Kabayan Noli Di Castro. Ngayon na! Ito na! Ang paninilbihan ni na Kabayan at Ted sa gobyerno ay nakadagdag daw sa kanilang pagkukomentaryo. Malaki ang naitulong kasi at least alam ko ang, alam na, kaliwat kanan sa gobyerno. Sabi nga nila ay been there, done that. Nabasa ho ba ninyo ang report ng NBI Mayor? Although hindi ko naman alam lahat, pero at least may background na ako. May mga issue na hindi ko dati naiintindihan na mas naiintindihan ko when I became congressman. Congressman Ashley Cedillo, gaano ho ba kaimportante ang usapin na ito? Ano bang pakialam namin dito? Ngayon, kapag ako nag-interview ng congressman, hindi mo ako pwedeng paikutin. Ang iyong lingkod si Ted Filon muli po nagpapasalamat sa inyong nasawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ako naman ang inyong kabayan, si Noli Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Magbalik na mga dating anchor, pero iba ang nadatnan nilang paraan ng pangangalap ng impormasyon. Marami ng kalaban ng radyo. Nariyan na ang internet at citizen journalism sa social media. Sa paglaganap ng internet at sa patuloy na paghahari ng TV, tinaningan ang buhay ng radyo. Sinasabi nila na bukas makalawa, mawawala na yung radyo. It's a dying, sabi nila. Ha? Sabi sa akin, ha? Mamamatay na yung medium na yan. Lalo na ang AM. Every time na nagbo-broadcast kay, yun yung challenge mo parati. Paano ba natin maingganyo yung mga tao na makinig pa? Kailangan mag-evolve ito, itong radyo na ito. Kailangan may mangyaring malaki. Otherwise, pag dumating na doon sa punto na napakaliit na ng ratings nito, eh sino pang makikinig? O sino pang bibili ng airtime, ng commercials? Sino susuporta, di ba? Pakita mo, nakashort yan, ha? Panibagong mga anchors na may mga matanang nakatingin sa kanilang broadcast. Noon, boses pa lang. Pwede kang mag-broadcast kahit anong itsura mo, hindi ka naligo. Pwede ka kahit nag-toothbrush. Kailangang hindi magpadaig ang radyo sa nagbabagong panahon. Sa isa sa mga pag-uusap nina Peter Musngi at Chairman Gabby Lopez, nabuo ang pagbabagong anyo ng himpilan. Ano kaya kung pakita natin, i-stream natin online yung ano, yung DCMM? Sabi ko, mga bosero, mga Pilipino eh. Sabi ni Boss Gabby, wouldn't that drive away yung mga tao na nasanay sa radyo? Na talagang odal lang. Pero nagbago daw ang isip ni Boss Gabby nang minsang bumisita sa Korea. And I said, you know, we should try this because our philosophy has always been, if you don't do it, somebody else will do it. So mabuti na kayo na lang. At sinimulan ang pagpaplano sa isang mukha ng radyo na bago sa pandinig at panlasa ng mga Pilipino. Tinawag nila itong teleradyo. Kay Mara Capuyan, inatas ang napakabigat na responsibilidad na dalhin sa TV ang DZMM. Medyo hesitant ako kasi syempre ano mangyayari kaya yon na yung radyo ilalagay mo sa television? Lasting choice. Isang buwan nang ibinigay na deadline kay Mara para maisakatuparan ng teleradyo. That was January of 2007. Dapat up na yan by February. Feb of 27, nagte-test broadcast kami. We did a dry run and it was good. I mean,
Anong kailangan? Kailangan ng lighting. Oo, lalagyan ng fluorescent light lahat yan. Number one, hindi tayo kailangan maging very TV-like, no? Ito, namboboso lang tayo. This is the necessary evolution of radio. On television, heard on radio. Ngayon ay nasa TV na tayo. Ang DZMM po ay mapapanood. Panibagong mga anchors na may mga matanang nakatingin sa kanilang broadcast. Noon, boses pa lang. Pwede kang mag-broadcast kahit anong itsura mo. Pakita mo, naka-short yan, ha? Hindi ka naligo. Pwede nga kahit nag-toothbrush, eh. Easy! Nung makapal pa buhok ko, hindi ako sa sombrero. Bona ko kaagad. Balita ko kaagad. Sabi ko sa kanya, paano? Tapos mo bihis dyan? Huwag lang yung sando, huwag lang yung may butas na t-shirt. Kung maiwasan nyo yung crew neck, huwag yun. Bukod sa pananamit, may iba pang kailangan magbago. Sabi nga, di ba, TV ads, 10 pounds. When Mr. Peter Musni told me na, oy, magkakaroon na ng teleradyo, parang sa akin, wow, bakit nung mga panahon na napaka-sexy ko, eh, walang teleradyo? Todo Balita! Maging hamon para sa Todo Balita ni Nilo Campo ang pagtawid ng DZMM sa teleradyo. Pwede bang postpone muna? Magkaibang boses, nag-uusap sila, tatlo sila, apat, lima. O, sagot. Ipagpatawad mo! Kaya anong nagkaroon ng teleradyo, ang laki ng problema namin. O, paano mo pakita ngayon yan? Kailangang isipan ni Namara ang gimmick para hindi mabuko ang magic ng programa ni Neil. So ang ginawa namin noon, pagka yung miyembro ng gabinete siya, parang nakasiluwet siya, tapos meron kaming pinapatong na graphics na itsura ni FBR, itsura ni ERA, basta yung mga binoboses niya, no? Napapanood sa DZMM Teleradyo! Nabigyan na ng muka ang mga boses na pinapakinggan lang noon. Ay, talaga lalabas po sila. Ilang bagay na hindi ko nagustuhan, kasi nung radyo lang kami, pwede kang pumunta sa mall nang walang nakakakilala sa'yo. Pag nakilala ka ng mga sales ladies, nagtatawag. Uy, nandito si Dr. Love, ganyan. Nahiya ako. Maganda rin jacket mo, ha? Oo, sariling gili ko to. Ah, ganun? Kung may gustong magtago, dream come true naman para sa ilang mga radyo patrol ang makita sa TV. ABS-CBN News, DC, Yamen. Lahat naman ng mga taga-radyo, syempre dream mo na mapunta ka rin sa TV. Kaya nung nagkaroon ng teleradyo, para bang, wow! Nagbukas na rin ang iba't ibang klase ng pagbabalita para sa radyo patrol. We purchased cell phones for our reporters. Binigyan namin sila ng cellphone na capable to take videos. Napakalakas ang hamon ngayon na nararanasan dito sa... Tinanggap ng Radyo Patrol ang bagong hamon sa trabaho nila, ang makapagbaturin ng video. Senaryo, may pinatay dyan, halimbawa, gagawin namin video o kaya picture, ipadala mo ngayon sa teleradyo, padala mo. But yun ang institution din. Nasa labis mo ako ng story yata. Utok pa. Sinamantala nila ang teknolohiya noong mga panahong yun. Glorieta Blast, yun yung isa sa pinakamalaking storya na ginamitan namin ng 3G technology. Ang reporter namin noon, si David Oro. Siya yung kauna-unahang reporter na nakapasok dun sa area. So, nung nakapasok siya, nagre-report siya sa teleradyo, nakukuha na namin yung kanyang video nung site. Yan po'y aktuala, live via 3G po. Yan kuha. Nakikita natin ngayon sa teleradyo. So, nakapos sa dalawang kamay mo. Humanga ang head ng Integrated News and Current Affairs na si Jing Reyes sa husay ng mga radyo patrol sa bago nilang tungkulin. Nakakapag-cover ngayon ng mga radyo patrol natin gamit ang kanilang smartphones. Nakakabuo sila ng magandang report o storya para sa TV patrol. Kaya rin nilang tumayo on camera, makikita mong makikisig at magigiting ang ating mga radyo patrol at na magbigay ng live report. At natutuwa ako dahil nadiskubre nila na meron pala silang ganong kakayahan. Meron din pa silang capacities na dati ay hindi nila nadidiskubre. Naihatid ni Radyo Patrol 37 Edwin Sebidal ang mga imahe ng madugong Sambuanga siege noong 2013 sa teleradyo. You could hear sporadic gunfire from time to time. Ang objective namin ng news team,
through DZMM Teleradio, report na merong nangyayaring sunod. Tamaan, itong gusali, yung mo ko, dahil nagpuputukan, oh. Naririnig nyo naman siguro. Malaking bentahe ang video sa report dahil kitang-kita kung gaano kainit ang bakbakan. Then habang nagre-report na ako, bababababa, ganun na ito. Nagpapalitan na, and I was there. Ito'y Southern City College. Oh. Pinaka natakot ako nun, parang may nagzing na bala sa akin. Mas namin, wow! Ay, may bala eh. Yung maririnig pa siya sa ere na, zing! Ang lapit nun. Habang reporting, we had to pack up. Sabi nila, Bal, pack up, delikado. Delikado, delikado. Nadagdagan pa ang impormasyong hinahatid ng DZMM. Ang teleradyo na minodel mula sa Bloomberg TV. May petsa, temperatura, mga headlines, foreign exchange, at kung ano-ano pa. The array of what used to be impossible became possible. Kami na yung tira-target kay, pero napakalapit na ng mga putok. Ay, kinalat na ng malakas na alon dito. Nakikita na akong mga ilang pintuala dito sa loob. Siyam na taon mula nang ito'y inilunsad. Isa pa rin ang teleradyo sa pinakamalalaking tagumpay ng DZMM. Heard on radio. Lumawak na ang naaabot ng istasyon. Maging ang nasa ibang panig ng mundo, nakakasubaybay na rin sa teleradyo. Pumunta ka sa abroad, ang pinanunood ng mga OFW, DZMM Teleradyo, 24 hours news. On siya, magbukas ka lang ng internet at nalalaman nila ang issue. Yung palitan na ng... Alam natin na malupot ang nangyari, hindi po tayo dapat sumuko. Isang kanta na sumasalamin sa lahat ng pinanggalingan. Malat man tayo ng dilim. Pinangahawakan. Alon na pagmamahal ay dumating. At pinaniniwalaan ng DZMM ay nagsimulang umere noong 2005. Tutusok sa damdamin, no? Tatarak sa puso. At sasabihin nila na, okay siya. Yan lang ang gusto namin. Okay siya at madaling kantahin. DZMM, Radyo Patrol, sa istrena. Sino nga naman ang hindi na LSS? Tuwing naririnig ito sa radyo. DZMM, Radyo Patrol, 6:30, nangunguna sa balita. Una sa magiling to. DZMM, Radyo Patrol, 6:30, una sa balita, una sa paglilingkod. DZMM, tapat at totoo para sa'yo. Oh, Pilipino! Nagbabago ang lyrics ng kanta sa tawag ng panahon. Nasilip ang pag-asa. Ang tinig mo ay naisigaw ng malaya. Pero nananatili itong gabay ng bawat empleyado ng DZMM. Una sa tuwina ang kapo. Parang mas nagkaroon ng direksyon yung stasyon at saka parang mas nagkaroon ng identity. Dahil sa iyo, Pilipino! Hindi ka lang basta nag-a-announce na ito po ang DZMM, ang himpilan ng malayang mamamayan. Mas nagkaroon ng substance. Sa malayang himpapawid. 30 taon na sa himpapawid. Marami ng pinagdaanan, marami na ang nagbago, pero iisa ang nananatiling tapat at totoo. Ang tungkulin ng DZMM na magbigay serbisyo sa lahat ng Pilipino. Isang tungkulin na handa naming patuloy na gampanan at ipaglalaban. Hanggat kailangan ng mga tao na marinig ang balita, hanggat kailangan ng mga tao ng mga komentarista na magtatanggol sa kanila at magsasalita para sa kanila. Nandiyan ang DZMM. Hindi mawawala ang kahalagahan ng radyo sa buhay natin. Ang DZMM ay patuloy na magiging kapartner, kabalikat ng mga Pilipino, lalo na sa panahon ng paghihirap, panahon ng pagbabago, at panahon ng mga kalamidad.
sa East 30. Ang magbibigay ng buhay sa DZMM ay ang kanyang kredibilidad. Ang pinakikinggan ay pinagkakatiwalaan. At ang pinagkakatiwalaan ay siyang number one. Tower Anchors, Newsroom, Radio Patrol, na Technician, lahat yan nandun. Kaya siguro hanggang ngayon, hindi pa rin mawala ang pagiging number one ng DZMM. Sama-sama kami mula noon hanggang ngayon. Sa balita, una sa paglilingkod, DZMM Radyo Patrol, sa East 30, tatlong dekadang namin na, dahil sa'yo.